Yow, kamusta mga kami sports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin, Dwight Howard namimili na. Pag-uusapan na din natin, Lakers gagawa ng blockbuster trade. Naglabas na nga ng pahayag ang former center ng Los Angeles Lakers na si Dwight Howard, at ayon na dito na gusto nga niyang bumalik sa NBA, at kung talagang babalik na daw siya sa Los Angeles Lakers ay gusto nitong mapunta maalin sa Los Angeles Lakers o Golden State Warriors. Ngayon nga lamang ay trending ang inilabas na balita ng isang NBA insider na si Ben Steiner ng ESPN, at ayon nga dito na dapat nga daw napapirmahin ng Golden State Warriors itong si Dwight Howard, dahil may mga spots pa nga daw ang Warriors na available, kaya naman maganda nga daw nakuhanin nila itong si Dwight Howard, dahil may experience na nga ito playing off the bench para sa isang championship team. Subalit alam rin naman natin na naghahanap pa nga ang Lakers ng isang center, na maari nilang kuhanin sa isang veteran minimum contract, at panigurado ako na si Dwight Howard lamang ang pinaka-realistic na maari nilang makuha dahil nga ganito rin naman ang naging contract niya noong nasa Los Angeles Lakers pa ito. Kaya naman ang malaking katanungan na nga lang dito, ay kung sino nga ba ang pipiliin ni Dwight Howard kung sakaling parehas na mag-offer sa kanya ang Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Samantala dam ako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan, ayon nga sa Los Angeles Lakers front office na kung hindi nga magtatagumpay ang kanilang lineup next season, ay maaring gumawa nga sila ng isang blockbuster trade sa mid-season, upang mas palakasin pa nga nila ang kanilang lineup. Sa blockbuster 3-team trade na ito, ay makukuha nga ng Los Angeles Lakers sina Buddy Hield, Daniel Theis, at isang 2026 second round pick. Habang makukuha naman ng Indiana Pacers sina John Collins, Jared Vanderbilt, at Jalen Good-Shafino. Samantalang makukuha naman ng Utah Jazz si D'Angelo Russell, at isang 2025 second round pick. Na para nga sa akin mga kami sports, ay panalong panalo ang Los Angeles Lakers sa 3-team trade na ito, dahil kahit mawawala nga sa kanilang kupunan sina D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, at Jalen Hood-Shafino, ay mapapalitan naman ito ng isang elite sharpshooter na si Buddy Hield, at isang elite center na si Daniel Theis. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. So, ayon lamang ang ating mabilisang balita sa araw na ito, sana ay nag-enjoy ka. Huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.